ang tunay na kayamanan. At huwag kang matakot, anak ko, na tayo'y dukha, sapagkat ikaw ay may maraming kayamanan kung ikaw ay natatakot sa Diyos at humihiwalay sa lahat ng kasalanan at gagawa ka ng nakalulugod sa kanyang paningin. Tobit chapter 4 verse 21. Huwag kang magtrabaho para yumaman. Huminto ka sa iyong sariling karunungan. Itutuon mo ba ang iyong mga mata sa wala? Sapagkat ang kayamanan ay tiyak na gumagawa ng kanilang sariling mga pakpak. Lumilipad sila na parang agila patungo sa langit. Proverbs chapter 23 verses 4 to 5. At sinabi niya sa kanila, makinig kayo at mag-ingat sa kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi binubuo sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinataglay. At nagsalita siya ng isang talinghaga sa kanila na nagsasabi, ang lupain ng isang mayaman ay nagbunga ng sagana, at naisip niya sa kanyang sarili na sinasabi, ano ang aking gagawin sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga bunga? At kanyang sinabi, ito ang aking gagawin, aking gigibain ang aking mga kamalig at magtatayo ng mas malaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking mga bunga at ang aking mga pag-aari. At aking sasabihin sa aking kaluluwa, kaluluwa, mayroon kang maraming mga pag-aari na nakaimbak sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain, uminom at magsaya. Natapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na tanga, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. Kung magkagayoy, kanino na kaya ang mga bagay na iyong inilaan? Gayon ang nag-iipon ng kayamanan para sa kanyang sarili at hindi mayaman sa harap ng Diyos. Luke chapter 12 verses 15 to 21. Mga anak, napakahirap para sa mga nagtitiwala sa kayamanan na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mark chapter 10 verse 24. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawala ang kanyang sariling kaluluwa? O ano ang ibibigay ng tao na kapalit ng kanyang kaluluwa? Mark chapter 8 verses 36 to 37. Ang umiibig sa pilak ay hindi makokontento sa pilak, ni ang umiibig ng kasaganaan ng kayamanan. Ito rin ay walang kabuluhan. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Ilagay mo ang iyong pagmamahal sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Colossians chapter 3 verse 2. Ngunit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang, sapagkat wala tayong dinala sa mundong ito at tiyak na wala tayong mailalabas. At ang pagkakaroon ng pagkain at pananamit ay maging kontento na tayo. 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 8. Huwag kang magtiwala sa pang-aapi at huwag kang maging walang kabuluhan sa pagnanakaw. Kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag mong ituon ang iyong puso sa kanila. Psalm chapter 62 verse 10. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnako pa, bagkus ay magpagal siya, na gumawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya ay magkaroon ng maibibigay sa nangangailangan. Ephesians chapter 4 verse 28. Ipagbili ninyo ang inyong tinataglay at magbigay ng limos. Ihanda ninyo ang inyong sarili ng mga supot na hindi naluluma, isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, kung saan walang magnanakaw na lumalapit, ni gamugamuman ang sumisira, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Luke chapter 12 verses 33-34. Datapwat pagka ikaw ay nagbibigay ng limos, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka ng hayagan. Mapalad ang nagkokonsidera sa dukha
ililigtas siya ng Panginoon sa panahon ng sakuna. Psalm chapter 41 verse 1. Ipagtanggol ang dukha at ulila. Gawin mo ang makatarungan sa naaapi at nangangailangan. Psalm chapter 82 verse 3. Siya na nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal. Ngunit ang matuwid ay mamumukadkad na parang sanga. Proverbs chapter 11 verse 28. May nagpapakayaman, gayon may wala. May nagpapakadukha, gayon may malaking kayamanan. Proverbs chapter 13 verse 7. Siyang humahamak sa kanyang kapwa ay nagkakasala, ngunit siyang naaawa sa dukha, siya ay masaya. Proverbs chapter 14 verse 21. Siya na naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at iyong ibinigay niya ay babayaran niyang muli. Proverbs chapter 19 verse 17. Ang mabuting pangalan ay higit pang piliin kaysa sa malaking kayamanan, at mapagmahal na lingap kaysa pilak at ginto. Proverbs chapter 22 verse 1. Siya na may masaganang mata ay pagpapalain, sapagkat ibinibigay niya ang kanyang tinapay sa dukha. Proverbs chapter 22 verse 9. Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi magkukulang, ngunit siyang nagkukubli ng kanyang mga mata ay magkakaroon ng maraming sumpa. Proverbs chapter 28 verse 27.